At ngayon, mga gilim naming tagapakinig, narito ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pikihan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ayan yung kambing. Unin mo ang tali. Tapos iabot mo agad sa akin, Bunjing. Bilisan mo. Oo, pare. Kukunin ko na tali ng kambing ni Mang Isyong. Huli ka ngayon, diwata ka. Ibibinta ka na namin para magkapira kami. Gutom na kami. Kaya pasensya ka na, diwata. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin kwan. Hindi kami magnanakaw na uli. Babay, tulungan mo ako. Matapang palang kambing na ito, tulaw. Ha? Susuwagin din niya. Susuwagin niya. Sisinuwag ka. Matapang palang kambing na to. Tagbo na, Bunjing. Tagbo. Papatayin tayo ng kambing. Babay, papatayin tayo ng kambing. Aray ko, napila yata ako. Hindi ako makatayo. Aray, napakamalas ko naman sa gabing ito. Aray, yung cellphone ko pala, hindi ko makita. Nasaan kaya yun? Nandito pala. Pero nabasag. Malas talaga. Malas. Aray ko, hindi ako makatayo. Ha? May dumating na ba na puti? May dumating pa yatang bisita nila. Nasaan yung bangkay? Nasaan? Yung bangkay nasaan? Ay, nandun siya sa loob ng palikuran. Kung buhay pa, walang hiya. Patayin nyo na siya. Tumawag pala sila ng pulidarya. At tutuluyan nila ako kapag hindi ako nakaalis dito. Pipilitin kong tumayo. Ayan talaga yung bangkay! Pare, aray, napakatapang pa ng kambing ni Mang Insyong. Kamunting na akong mamatay. Kala ko laging po yan. Ikaw lang ba ang kamunti mamatay? Ako rin, pare. Ang tagal kong hindi nakaigay. Akala ko mamamatay na talaga ako. Napakamalas talaga natin, pare. Magugutom na tayo nito. Nakakaya kung mamamatay tayo sa gutom, di ba, pare? Oo naman, pare. Kaya kailangan makapag-isip tayo ng paraan para magkapira tayo. May naisip ako, pare. Ha? Baka sakaling magtagumpay tayo nito. Ano yan, pare? Baka sakaling kwan. Maganda yan. Sige, sabihin mo ka agad, pare. Ano yan, pare boy? Ano? Ah,
sikat na sikat ngayon ang karyong na yon. Pinapabago niya naman kanyang pangalan. Ay, hindi ako papayag. Gagawa din ako ng proyekto. Ano kaya ang maganda? Tama. Kakausapin si Kagawad Pidreng. Siya ang kumiti ng Health and Sanitation. Sa palagay ko, hindi tatanggi yun. Kapag pumayag siya sa naisip kong ito, kikita kami ng malaki. Tatawagan ko siya. Ayan. Nagri-ring. Ah, hello? Kagawad Pidreng. Tara. Oh, si Kagawad Dasyong ito. May maganda akong mungkahi, pare. Oh, pagkakapirahan ito. Oh, sige, pupunta ako dyan sa bahay mo, ha? Mag-usap tayo. Oo, pare. Ngayon na, para walang makakita sa atin. Sige. Sige, pare, ha? Hintayan mo ko dyan. Sige, bye. Ayos. Parang interesado si Kagawad Pidreng. Magkakapira ako ulit. Magkakapira na ulit ako. Malapit nang matapos ang mga proyekta. Isang linggo lang matatapos na itong bagong classroom at yung waiting shed. Tatlong araw lang, tapos na rin lahat. Hindi na mahirapan ang mga naghihintay ng masakyan papuntang bayan. Kailangan yan ngayon dahil tag-ulan na naman. Oo, Kap. Maraming nag-comment sa social media. Congratulations daw, dahil marami na tayong natapos na proyekto sa barangay natin. At nagpapasalamat si Tintin dahil nabalitaan daw niya na sa kanya niyo ipapagamit yung bagong classroom. Sabi ni Kagawad Adong, ang susunod daw na proyekto, evacuation center na. Oo, maganda yun kasi tag-ulan na. Kapag bumaha, may mapupuntahan ang mga kabarangay natin. Tama! At pwede na tayong mamasyal kung saan-saan kahit umuulan dahil may masisilungan tayo. Aha, teka, ano itong nabasa ko? May nag-comment na hindi maganda ka, pero hindi ko kilala kung sino ito. Korean ang ginamit ng letra sa account niya. Anong sinabi niya sa komento niya, Pinay? Sabi niya, may bagong anomalya na naman daw kayong ginagawa ka. Ebe! Anong, sinong nag-comment na yan? Kilalanin nyo nga. Hindi nga siya makilala, Kap. Dahil literang Korean ang ginamit sa account niya. Kung sino man yan, malilintikan siya akin. Kung malalaman ko kung sino siya, mapapatay ko siya. Ipapasok ko siya sa sarili niyang tumbong niya. Nakakainis. Palpak ang lakad namin ni Kagawad Pidreng. Bakit kailangan palang pirma ng mga Kagawad at pirma ni Kapitan sa proyekto namin? Ano kaya magandang gawin para magkapera na kami? Teka. Tama. Pikihin na lang namin ang pirma ni Kapitan. Kaya lang mahirap gayahin yata ang pirma niya Di bale, pag-aaralan namin ni Kagawad Pidreng, kailangan magaya ang pirma ng mga kasama namin Kagawad at ni Kapitan.
Pagawa, Dasyong. Nandito ka pala. Kanina pa kita hinahanap. Oh, bakit mo ako hinahanap, boy? May kailangan ka ba sa akin? Eh, wala naman, Kagawad. Oh, wala pala eh. Bakit mo ako hinahanap? Eh, ah? Kasi baka may pag-uutos ka sa akin. Kapalit ng makakain kasi gutom na ako, Kagawad. Eh, pareho lang tayo na nagugutom, boy. Hindi pa ako nakakaliskarte ng pagkakapirahan. Kaya wala rin akong magawa. Ha? Kung ganun, mamamatay na ako sa gutom dito. Ah, tama. Teka. Kung kaya mo sana itong pagagawa ko, magkakapira tayo. Ay, anong pagagawa mo sa akin, Kagawad? Kahit ano yan, gagawin ko para makakain lang ako. Ah, Kwan. Nakikita mo ba itong pirma ni Kapitan Karyo? Ayan o, tignan mo, boy. Oo, bakit? Anong gagawin ko dyan? Buburahin ko? Madali lang yan, Kagawad. Hindi mo buburahin ito, boy. Basta tingnan mo mabuti kung magagaya mo yan. Magkakapira tayo. Eh, gagayahin ko ang pirma ni Kapitan Karyo? Oo, boy. Oh. Ito yung mga pinagpapel. Gayahin mo ang pirma ni Kapitan. Sige na. Madaling-madali lang yan na gayahin. Simple lang yan. Oo, simpleng-simple lang yan. Anong simple? Eh, papaano? Ano pa, di pa si Erux natin para magaya. Tanga. Ha? Eh, sinong tanga? Ha? Sino? Ha? Ah, wala. Opon, ako Kagawad. Ako ang tanga. Eh, ayan. Linawin mo. Friend, matagal nang hindi nagagawid dito si Kagawad Asyong. Pati honorarium niya, hindi na kinukuha. Isang buwan na. Naman, hindi na siya interesado sa honorarium niya, Pinay. Nagtataka nga ako eh. Dati-rate, siya ang tanong ng tanong kung may honorarium na. Ngayon, mag-iisang buwan nang hindi kinuha. At saka, madalang ko na lang siyang makita, Pinay. Ano kay ang plano niya? Bakit hindi kinukuha ang pera niya? Ah, baka naman may pinagkakaabalahan na siyang iba. At nakita raw nila Ambring at Benito na naglabas ng bagong sasakyan. Kung ganun, may pinagkakaabalahan na nga siyang iba. Ano kaya ang pinagkakaabalahan niya? Dapat malaman natin kung ano yun, Pinay. Ah, alam ba ni Kapitan na hindi na niya kinukuha hanggang ngayon ang honorarium niya? Hindi ko pa nasasabi eh. Dapat sabihin mo para alam ni Kapitan. O sige. Mamaya, pagdating ni Kapitan, kakausapin ko at sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Ang ulam nila nito. Oh, boy. Ngayon lang ako nakatikim ng mga ulam na ganito kasarap. Ah, sige, kumain lang kayo ng kumain, ha? Kung gusto ninyo. Mag-order pa kayo. Kung gusto ninyo pa, ha? Salamat, Kagawad. Ambay mo talaga. Eh, siya nga pala. Sinong kwa mababayad ng kinain natin, Kagawad? Sino pa? Eh di kayo? Ha? Wala kaming pira, Kagawad. Oo, Kagawad. Wala kaming pera. Patay tayo nito, Bunjing. Eh, binibiro ko lang kayo. Wala na kayong problema. Ayun o. Binayaran na ni Kagawad Pindreng at sa susunod, ha? Kakain na naman tayo dito. Ha?
Ayos, bunding, bayad na pala. Busog na ako. Ibalo na lang itong natira. Kakainin ko na mamaya ito. Sige, ako rin. Ipapabalot ko na rin itong tira ko. Kakainin ko mamaya kapag nagutom muli ako. Ay, wag! May nakakahiya. Mag-order na lang tayo nang iuwi ninyo para may panghapunan na kayo. Ha? Oh. Ayos. Ang bait mo talaga, Kagawad Asyong. Di tulad ni Kagawad Kayong. Kuripot! Ang ganda-ganda ngayon dito sa kinaroroon ng dating bibat. Oo, Ate Punyang. Parang nasa Bulibad tayo. Ay, oo. Ang gandang magtambay dito kapag ganitong gabi. Ang sarap lumagok ng serbisya. Ay, sige. Ubusan na natin itong serbisya na iniinom natin. Medyo tinamaan na ako, Ate Puyo. Gusto ko nang kumanta tayo. Anong gusto mong kantahin natin? Duet tayo? Ay, yung luma na lang at masasayawan. Kanta at sasayaw tayo. Sige. Pwede tayong maghubad habang kumakanta at sumasayaw. Bakit pa tayo maghubad? Para mapiskuhan ang katawan natin. Napakainit ng panahon ngayon eh. Sige, kakanta tayo. Yung kanta noon ni Imelda Papen. Uumpisan ko na, tapos sabayan mo ko ha. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya. Tutulba ko kung kagustuhan mo, sapat na ang minsay, minahal mo ako. Kung liligaya ka sa piling niya. Oh, Pare Adong, kumusta ka na? Pare Asyong, ikaw pala? Ay, kumusta ka na? Ayos lang. Nakikita mo ba itong bagong motorsiklo ko? Matulin tumakbo ito, pare. Nabili mo yan, pare? Ang gara? Ay, hulugan lang, pare. At itong susunod na linggo, plano kong maglabas na naman ng isa. Ganun ba? Oo. Asinsado ka na, pare. Eh, siyempre naman. Napakagara nitong sasakyan mo, tapos maglalabas ka uli ng bago. Kasama kita sana nga sinsu eh, pero trader ka eh. Pare. Hindi naman sa tinrader ka namin, pare ko. Ay, sayang. Pero nakita namin na wala nang asinso ang barangay, kaya Ang sabihin mo, talagang trader kayo. Lalo ka na! Pare. Pero tandaan niyo itong ginawa ninyo sa akin. May araw din kayo, pare. Tandaan mo yan. Nako, ang sakit naman niyang magsalita. Mukhang asinsado na talaga ang gara ng motorsiklo niya.
Ano kaya ang racket niya? Bakit mukhang marami siyang pera? Oh, mabangga ka sana ang yabang mo. Amreng, Binitaw, higpitan nyo ang pagbabantay dito sa checkpoint. Wala tayong kasamang pulis. Ingat kayo. Ay, oo, Kapitan. Walang problema. Alas 8 ng gabi. Dapat wala nang tao sa paligid, ha? Huliin ang sino mang nasa labas. Naintindihan ninyo. Oo po, Kap. Ay, Kap, may parating na sasakyan. Ayun nga, sino kaya yan? Parayan niyo, huli na. Oh, at huli, sige na. Oo, halin na kayo. Pasing, hombre, halin kayo. Huwag kayong babagal-bagal. Parahin natin paparating na sasakyan. Para! 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 Kaya ang mangyayari kinambring at Binito, mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pikihan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Balikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!